Meron na naman ako naisip na bagong series. At makikita nyo naman sa title nito. Shoutout nga pala sa mga nag-request nito. At sa mga nag-aantay, eto na. And I hope, makatulong palalo ako sa inyo. So ang mga tips and techniques na ituturo ko sa inyo is random topic siya. Hindi siya in order. Maybe, ang iba sa inyo, alam na ito, at ang iba ay bago pa lang sa kanila. But still, I will share this with you. Alam ko, napapanahon nito, lalo na at study from home ang iba sa inyo. So focus lang kayo at makinig na maayos. Hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Sumulan natin ito sa mga numbers. Let's talk about the prime numbers. May technique ba kung paano malaman kung prime number ang isang number? So, alam natin na ang prime number has only two factors. One, and the number itself. Ang isa sa mga technique para malaman ang isang prime number, lalo na yung malalaking number, is i-divide mo ito sa mga prime numbers less than 12, like 2, 3, 5, 7, and 11. At kung hindi magiging whole number ang sagot, ibig sabihin ay prime number ito. Dahil ibig sabihin ito ay yung number itself lang and 1 ang only factors ng number na yun. Bigyan ko lang din kayo ng facts about prime number. The only even prime number is 2 and no prime number greater than 5 ends in 5. At kung nahihirapan kayo sa paghanap ng common multiples at greatest common factors, hindi kayo nag-iisa. Dahil hindi ko din masyadong kabisado yun. Kaya, ito ang ginagamit ko. So we have here a problem that wants to find the least common multiple and greatest common factor. Simply, divide the given 18 and 15. Makakakuha tayo ng fraction of 6 over 5. And to find the LCM, simply multiply it by their opposites. What I mean is multiply 18 by the denominator of the other side, which is 5. The answer is 90. Now, let's try it on the other side. Ang 15 times 6 will give you the same LCM, which is 90. At kung more than 2 numbers naman ang hahanapan mo ng LCM, simply add the reciprocals of each number and you will get the LCM. At try natin ito sa last example. Ang 1 over 18 plus 1 over 15 equals 11 over 90. Ang denominator na makukuha mong sagot is ito, yung LCM. At kung GCF naman ang hahanapin natin, same equation applied. Na kung kanina, sa LCM ay multiply, dito naman sa GCF ay divide. You will simply divide yung magka-align. 18 divided by 6 will give you 3, which is the GCF. Same goes with 15 divided by 5, and you will arrive with the same answer. Nice. At kung bibigyan naman tayo ng ganitong klaseng problem, so we have here x raised to x raised to x raised to x equals 5. At kung mapapansin natin, ang exponent ng x dito is infinite. So ibig sabihin, napakaraming x nun. Ano kaya ang paraan upang masolve natin ito? At kung mapapansin nyo sa ating problem, yung infinite exponent of x ay equal din sa 5. Ganito yan. Yung infinite exponent ng x is pwede din natin palitan ng 5. We have an equation of x raised to 5 equals 5. So para makuha natin ang x, we will just simply take the fifth root of 5. And ang value ng x natin is 1.3797. Nice. At ito na, ang pinaka-highlight ng video na ito, ang clock problems. Alam ko, madami talaga nahihirapan sa mga clock problems. Kaya, gumawa ako ng paraan upang mas mapadali ito. Ngunit, hindi ito applicable sa lahat ng cases. At may mga specific problem lang siya. At bibigyan ko kayo na example.
At kung makikita nyo sa mga notes na pinost ko sa Facebook, ay meron akong sarili mga formula dito sa clock problems. Iisa-isahin natin ito. Simulan natin. Bibigyan ko lang kayo ng short introduction sa clock problems. Unahin natin sa mga variables na ginagamit dito. The variable x represents the minute hand. The variable x over 12 represents naman the hour hand. So bakit nga ba ito naging x over 12? Sa bawat ikot ng minute hand sa isang minuto, nadadaanan niya yung 12 numbers which represents the number of hours. And meron tayong 60x which represents the second hand since meron tayong 60 seconds sa loob ng isang minuto. Ito naman yung normal na shortcut na halos alam lahat ng karamihan. 60 over 11 times h, x, which represents the minutes. Ang h naman ay nagre-represent ng hour hand based on the condition. At meron tayong iba't ibang condition dyan. Meron tayong together or coincide, opposite, and 90 degrees or right angles. At ito, yung ilan lang sa mga kadalasang conditions ng ating hour hand at minute hand. Dito nga pala, sa discussion natin ng clock problems is, hindi tayo masyadong gagamit ng mga diagrams, unlike the conventional solutions. Dahil ang ituturo ko sa inyo is mga techniques na kahit wala kang diagram, makakapag-solve ka pa din ng clock problems. Nice. Simulan natin sa unang formula. We have x equals 60 plus n over 2 all over 11. So yung n natin dito will represent the number of minutes given in the problem. At itong formula ito ay ginagamit lang when we have the condition of the minute hand will be as much ahead of the hour hand as it is now behind it. Gamitin natin itong formula ito sa sample problem. The time is past 2 o'clock. In 10 minutes, the minute hand will be as much ahead of the hour hand as it is now behind it. What time is it? Bago natin solve yung mga clock problems, gamit ang mga techniques, ipapakita ko muna sa inyo ang conventional solution nito. So we now have here the conventional solution of this problem. At hindi ko na ito i-discuss sa inyo. Mas lalo lang kayo malilito. Doon agad tayo sa mga techniques. Ito na mas madaling solusyon. Gaya nga nung sinabi ko kanina, nakapaloob sa ating problem yung condition na as much ahead of the hour hand as it is now behind it. So pwede natin gamitin yung formula. So we have x equals 60 plus n over 2 all over 11. At base sa given sa problem, we have n equals sa 10 minutes. Ganito ang magiging solution natin. X equals 60 plus 10 over 2 all over 11. So ang x na makukuha natin is 5.909. But ang hinahanap dito is yung mismo time. So ang final answer natin magiging 2 hours, 5 minutes, 909 seconds. And next on our clock problem formulas is hindi nalalayo dun sa nauna. We have a formula here, x equals 60 plus 10n all over 11. So yung n, ganun pa din siya. Number of minutes given in the problem. At ito naman yung condition na pinagkaiba niya sa una. The minute hand will be behind the hour hand by only half, as much as it is now behind it. So, there you go. Sample problem tayo. In a quarter of an hour, the minute hand will be behind the hour hand by only half, as much as it is now behind it. So we now have here the conventional solution of this problem. At hindi ko na ito i-discuss sa inyo. Mas lalo lang kayo malilito. Doon agad tayo sa mga techniques. Ito na mas madaling solusyon. At ang formula na gagamitin natin, x equals 60 plus 10n all over 11. Direct sum tayo. X equals 60 plus 10 times 15 all over 11. The value of x will be 19.09. Nice. And our final answer is 9.1909. The third one naman on our clock problem techniques is makikita natin sa formula na ito. We have x minus na equals sa 12nf. So yung na natin will represent the number of minutes ago. Yung nf naman, the number of minutes from now. At itong formula ito is magagamit natin sa condition na the minute hand will be directly opposite the hour hand. At ito, ang kanya sample problem. It is now past 3 o'clock in the afternoon. The minute hand 3 minutes from now
will be directly opposite the arhend 9 minutes ago. What time is it? So we now have here the conventional solution of this problem. So, ayun. Nandito yung condition na the minute hand will be directly opposite the arhend. At ito ang gagamitin natin formula. X minus NA equals 12NF. And ayun, meron tayong NA at NF. Direct sub tayo. We have x minus 9 equals a 12 times 3. And we now have the value of x equals a 45. And our final answer will be the time, 3:45. And the last conditional formulas sa ating clock problems is nakapaloob sa formula na ito. We have 2x minus nf equals a 12 na. So, ganun pa din. Na equals number of minutes ago, nf, number of minutes from now. At ang pinakaiba naman ito sa third formula natin is yung arhend naman ang magiging directly opposite the minute hand. Ayun na nga. I-apply natin ito sa sample problem. In 4 minutes, the arhend of the clock will be directly opposite the position occupied by the minute hand 3 minutes ago. What time is it? So we now have here the conventional solution of this problem. At ayun, makikita natin yung condition na the arhend will be directly opposite the minute hand. Saktong-sakto yung formula natin. Magagamit natin ang 2x minus na equals a 12nf. And then, direct sub na ulit tayo dahil meron tayong na at nf. So we have 2x minus 3 equals a 12 times 4. And we now have the value of x, which is 20 minutes. Nice. Nagamit na natin ang apat na conditional formulas sa ating clock problems. At bibigyan ko din kayo ng sample problem that looks like this. Sikat na sikat ang problem na ito at halos hindi nagbabago yung conditions. A man left his home at past 3 o'clock p.m. as indicated in his wall clock. Between 2 to 3 hours after, he returns home and notices the hands of the clock interchange. At what time did the man leave his home? The highlighted red part is doon tayo magpo-focus sa condition na yun. The hands of the clock interchange. Ganito yan isolve. Let us first consider the 3 o'clock mark. Meron tayo ditong x which will represent the minute hand. Meron tayong 15 minutes which will represent the minutes from the 12 o'clock up to 3 o'clock. And then meron tayong y over 12 which will represent the movement of the arhend. At ang sunod na dapat natin i-consider is yung condition na the hands of the clock interchange. And from 3 o'clock, meron din pinanggit na condition na 2 to 3 hours after. Gamitin natin yung 3 hours after. After 3 o'clock, so meron tayong 3 hours after, it will then be 6 o'clock. So magkakaroon naman tayo ng formula na y, which will represent the minute hand, is equal sa 30, which represents the number of minutes mula sa 12 o'clock hanggang sa 6 o'clock, plus x over 12. Hindi ko na-explain ang mga clock diagrams sa problem na ito dahil nandito nga tayo upang gumamit ng mga techniques. Kapag nakasalubong mo yung problem na ito, dumiretso ka na agad dito sa dalawang formula na nabuo natin. At ang unang formula na nabuo natin represents the 3 o'clock mark. At pwede nating i-simplify pa itong formula ito by simply multiplying 12 both sides. So now, we will have an equation of 12x equals 180 plus y. Equation 1 natin yan. And the second formula represents the 6 o'clock mark na kung saan nag-interchange yung hands ng clock. And then, let us simplify the equation by simply multiplying again both sides by 12. And now, we will have an equation of 12y equals 360 plus x, equation 2. And now we have two equations and two unknowns. Ano pang ginagawa natin? Diretsyon tayo sa mode 5-1. And then dito sa mode 5-1, diretsyon tayong pindot sa calc. The A column will represent the x variable. The B column represents the y variable. And the C column represents the constant. So meron tayong 12, negative 1, 180. 1, negative 12, negative 360. And then,
ipaubayan natin kay Calc at makakakuha tayo ng value ng x at y. Meron tayong value ng x na 17.62 minutes and meron tayong value ng y na 31.47 minutes. Mamimili lang kayo dito. Simpleng logic lang ito. And our final answer will be the 31.47 minutes. Dahil dito magaganap sa oras na ito ang pag-interchange ng hands ng clock. At ganun lang ang pag-solve sa problem na ito. Na kahit wala kang clock diagram, makakapag-solve ka pa dito. Diretso ka na agad sa nabuo nating dalawang equation. Ilan pa lang ito sa mga techniques at tips na i-share ko sa inyo. Sabi ko nga kanina, very random ang topics and I hope na makatulong pa din ako sa inyo. Just be patient and palagi kayong magsikap sa buhay at palagi niyong tandaan, there may be shortcuts out there but still, there's no shortcut into success. Just keep going and do your best. Yeah. And trust me, I'm an engineer.